Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang binunyag ni Canelo, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So matapos nga pong talunin ang undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez, ang sinasabi ng karamihan na isang Class C fighter na si John Ryder via lopsided unanimous decision kahapon, ay madami nga pong nauwing dismayado sa performance na ipinakita ni Canelo. Ito po ay dahil bagamat nasungkit niya ang panalo ay madaming fans kasi ang umaasa na knockout ang sasapitin sa kanyang Ryder. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay umabot ito sa decision. Bukod dyan ay napansin din ng mga fans na medyo nagde-decline na daw si Canelo dahil kilala siya na may napakagaling na depensa sa ibabaw ng lona. Subalit kahapon nga po ay ilang beses itong tinamaan ng mga solidong power punch ni Ryder kahit pa napakabaga lamang ng mga suntok nito. Pero ganun pa man nga po ay agad pinaalam ni Canelo sa lahat na pagkatapos ng laban niya dito ay isusunod niya na daw talaga ang rematch kontra sa huling tumalo sa kanya na si undefeated WBA Light Heavyweight World Champion Dimitri Bivol, kung saan gaganapin umano ito sa buwan ng September ngayong taon. Giit ni Canelo na aakyat pa din daw siya ng 175-pound light heavyweight division para sa laban na yun, dahil ayaw niya daw makarinig ng dahilan at kahit anong excuses galing sa kampo ni Bivol sa oras na maipatikim niya ang kauna-unahang talo nito. Pero ang problema nga po dito mga idol ay mismo ang longtime trainer ni Canelo Alvarez na si Eddie Reynoso ay ibinunyag na sinabi daw mismo sa kanya ni Canelo na sa katunayan umano ay hanggang ngayon ay hindi pa daw alam ni Canelo kung paano tatalunin si Bivol. Kaya naman dahil dyan ay paniniwala ng karamihan na kaya pinipilit ni Canelo na sa light heavyweight division pa din maglaban ay para kung sakaling matalo ulit siya sa ikalawang pagkakataon sa kamay ni Bivol ay may pwede pa siyang idahilan kagaya ng hindi niya tunay na division ang nilabanan niya. Para po kasi sa mga hindi nakakaalam ay kinukulit talaga ni Bivol ang kampo ni Canelo na sa 168-pound super middleweight division na lang ganapin ang kanilang rematch. Nang sa ganun umano ay maging pata sila na pareho nilang dinayo ang division ng isa't isa. Bukod dyan ay gusto din kasi ni Bivol agawin ang mga titulo ni Canelo upang maging isang ganap na undisputed world champion siya. Subalit sa kasamaang palad nga po ay ayaw pumayag ni Canelo sa mga gusto ni Bivol. Sa kabilang banda naman mga idol ay tila umaapaw nga po talaga ang kumpiyansa ng undefeated knockout artist Gervonta Tank Davis matapos niyang talunin si Ryan Garcia via knockout sa kanilang mega showdown 2 linggo pa lang ang nakakalipas. Ito po ay dahil lakas loob po kasing sinabi ni Davis na bagamat may edad pa lamang daw siyang 28 anyos ay isa na siyang legendary fighter ngayon. Bagay na kinontra naman ang madaming fans dahil paano umano magiging legend ang isang fighter na nahihirapang makapasok sa top 10 pound for pound fighters tapos wala pa umanong hawak na lehitimong titulo sa kasalukuyan. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH.